7 po kami. Mga pastor, meron sa mga advokasyon namin yung mapalapang hindi po sana kami lalaban. Pero hinahamon nyo kami. Tignan natin. Alright! Patong! 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 Ready? Minsan ang pastor. Ang bibigyan nyo ba natanda? Minsan ang bibigyan naman natanda. Ready? Eager, para manalo, ano pa? Pressure.
may nakaramdam ng excitement dahil mayroong at stake na prize. Namang problema din. Kasi sana ko kukuhan. Pero, bilang isang grupo, problema ko rin yun. Isang taya ko. Okay? Any last thoughts that you want to share about what we just did? At Alice, may yung parang gusto kong sabihin. May cell group leader na nakahanap ng icebreaker. What we just did today is, pahaktyo lang siya ng isang group dynamics. When we do small groups, merong at stake. Hindi man siya pera, merong kang ini-invest. At once you invest in the life of a small group, it's always a risk. All investment are risk. Sabi ko kanina, once you invest your life in another person, hindi mo kontrolado kung paano tatanggapin yung tao yun, yung investment mo. Pwede tanggapin niya ng maayos o pwede niyang tapakan at hirap-hirapan in your face. And that happened to me. I invested so much sa buhay ng isa kong cell group, pero harap-harapan niya akong tinanggap. Investing your life to others is a risk. But if you do it together, one mind, one heart, you can go further. Etong mga kanina, nag-umpisa kami, piso lang siya, piso ko lang siya. Pero alam nyo, what I learned, I also was learning through the process itong game. If we, as the church, invest all together in investing in others' lives, our piso can go further. A piso can only buy one stick of, but this one I cannot count anymore. This can buy me a plane ticket. Okay? You get that? If we as the church invest, work together to make small groups work, our church will fly higher than ever before. And that is a dream. Sabi natin dyan ang kanina, a dream come true. It is a dream come true as well for me. My name is Ernalyn, and I'm your small group dynamics facilitator ngayon. I am 3 years married to my husband Nathan, who is an engineer, who happens to be a missionary's kid. Ang parents niya ay missionary sa Japan, and I am a pastor's kid. Nine kaming magkakapatid. I am the seventh, and five of that are pastors. Lahat silang lalaki ay pastor. The babae are teachers. I am a programmer. Walong taon na po ako nagtatrabaho bilang isang programmer, and I serve at the World Mission Communications. Nung ginagawa ko yung mga handout ninyo, sabi ni Pastor Dick, babalik ko to, pati-edit. Niya, wala kang title. Ibang reverend, iba doktor, iba pastor. Sabi ko, pas, okay lang. Ako mag-gumawa niya. I don't have any title in the church. I am an ordinary citizen, a layman, I call myself. But I am the person that believes in rising up when there is a need. I don't, hindi ko care masyado yung talitay kaya hindi ako talaga nagpunsa siguro for ano. I believe bilang isang layman, I still can do the work of the Lord. And I believe the same sa bawat sa inyo. Okay? If I was able to do it, you can do it. Okay? And kahit ako working from since a working student, I was starting already this ministry of small group. My journey of small groups started 2007. Matagal. Mga 10 years pa lang po ako na nasa journey of small group. And I want to tell everyone of you, I am no expert here. I am in a journey with you. Okay? I am also learning, and I am still in the process of learning small groups and the dynamics.
I want to learn from you this afternoon as much as you want to learn from me. So, this afternoon we will talk about the dynamics of the small group. Dynamic, but siya tinawag na dynamic, hindi siya tinawag na static. Because in websites, dynamic websites are changing easily. Mababago siya, tapos marami siyang animation, marami siyang laman, pero sa buhay. A static website, when you put it up, yun na yun. Forever. Dynamic siya, everything ituturo ko sa inyo can be done creatively in many, many ways, and you can customize it as well. Okay? Sino dito ang galing na sa how to start a small group? Okay, dalawa. Sino sa inyo ang nagpaplanong pumunta doon sa sunod? Next nila workshop. Sino ang next workshop nila ay how to start? Okay. Alright. Some of the things na gusto ko pag-usapan dito, mas pag-uusapan at i-elaborate doon. Masyadong vast ang topic, but nag-usap kami natin dyan na she will tackle the other one. But uusapin ko rin siya for the sake of makita nila natin lahat. So, kagaya ng ginawa natin exercise kanina, if all body parts work together, the team works well. If all the body parts are, if every part of the member is doing their task of listening, really leaning toward, tapos talagang nag-participate, it all goes well. Kapag ang isa hindi nakikinig, wala, yung mga bata kanina, hindi nabigyan ng chance. Dahil hindi, makikinig na nila, no? Parang nagkakarambola pa sila. Okay? The same as with our body. In order for our physical body to work properly, all of the individual parts must work together. The same is true for a cell meeting. Some small group leaders have great eyes but have no soul. Others are all mouth with no ears. But when all the parts are working, the meeting will flow. Joel Comiskey, I'm using the book How to Have a Great Cell Group Meeting by Joel Comiskey. It's a PDF version. Kung gusto ninyo, ay nasa Kindle siya. Dari nyo siya kunin. Okay? How to Have a Great Cell Group Meeting. This picture, ito, tingnan ninyo, this summarizes lahat ng pag-uusapan natin. When you take a look at this, there are two ways na pwede mong tingnan to. Kung saan ka, kung nag-lead ka na ng small group, sa tingin mo, saan ka mahina? You can go directly to that part dito. Or kung bagong-bago ka, you can go through all this. As you bring home your notes, tingnan ninyo kung saan area kayo nangangailangan ng improvement. And then focus on that, at doon tayo. At doon ka magtanong mamaya. I want to go as fast as I can ngayon. I believe that the heart of my workshop ngayon is the facilitating part. Okay ba? Bear with me. Papasadahan ko siya ng mabilis. Then meron akong isang area na ating pagpupukos. Okay? Tapos, titigil ako magtanong kayo. Pag sinabi mo magtanong agad kayo. Huwag nyo sasayang oras. Dahil 30 minutes na lang tayo. Okay. A pure heart. Umpisa. Before you go to your small group meeting, sino na may small group dito? Sige. Ayan, small group. Sino na dito ang member ng small group? Okay. Sino dito ang nag-desire na mag-small group? Ba't ka nandito? Joke. Wala sa tatlo eh, no? Well, I hope as you decide to have a small group, ito ang unang-una mong foundation. A pure heart. A pure heart is when you stop and you really prepare for your cell group meeting and when you really, really evaluate your communication with the Lord, your relationship with the Lord. This is the foundation of a great cell group leader. Sabi ko kanina, sabi na lang, a pure heart, wow, banal naman. We as a church of the Nazarene, we believe in the purity of the heart.
We are set apart for a purpose. Bawat isa sa atin, you are set apart for a purpose. And that is to make Christ-like disciples. Okay? Set apart ka, ibig sabihin banal. Pinabanal ka ng Panginoon. Depend more on God than techniques. Before you go to your small group meeting, I always suggest na huwag kang mag-scramble. Nasa FX ka, nagpre-prepare ka ng material mo. Pagdating mo, paggawa mo ng FX, cell group nyo na. I encourage you, huwag nyo nang gawin mo. Better stop and pray. Communicate with the Lord. Lord, I have prepared this much. Tell me what to do. Ito ba dapat? I always have that experience na nauda ako sa isang cell group, tapos tatanong yung sarili ko, Lord, ito ba talaga gusto mong sabihin ko sa kanila ngayon? And you know what? If you're going to be in the habit of daily talking to the Lord and talking to the Lord, asking Him, naniniwala pa ako 100% the Lord will answer you. Sinare ko to sa isang small group ko na I tried talaga na sabi ko, Lord, I want you to talk to me ngayon. He does. He talks to those who want to listen. So, ito, mahalaga to. Yung communication line niya ng Lord, open na open. Willing ka. Hindi ka bingin. May times kasi na kapag nagsasalita na ang Lord, hindi mo siya naririnig dahil may sarili ka pang agenda. Basta makinig kayo sa Lord. Hindi kayo magsisisi. Mag-small group kayo, prioritize in listening from the Lord. The gathering arms. This is discussed more deeply doon sa ating how to start a small group. This is the structure. One thing that I want to remind all of you, a small group meeting follows a predictable but not legalistic pattern. Hindi yung parang, uy, hindi pa tayo nag-opening prayer, huwag muna tayo mag-ano, balik muna tayo. Alam mo yung nag-sharing na kayo ng word, alam mo, napakabuti ng Lord doon sa ano, may binasa akong word ng Lord ngayon sa ano, nag-share na yung isa. Tapos biglang gina, ups, wait lang, hindi pa tayo nag-opening prayer. Opening prayer muna tayo. Parang ganun naka-legalistic pagdating ano, sa ano. You have a program, yes, that is needed. But don't be legalistic yung parang, hindi pa tayo nag-icebreaker, mag-icebreaker naman muna tayo. Meron akong ganun isang cell group, sabi ko, nag-word na kami. Uy, wala pa tayong icebreaker, mag-icebreaker muna tayo. Yung parang yung gutom na gutom sa laro. Okay, ganun. Pero, tandaan nyo, ang welcome, hindi lang siya palaro. Hindi-discuss ka, hindi dyan na yun. Eh, hindi lang siya palaro. Worship time, hindi lang siya nangyayari, hindi lang kantahan. There are creative ways to worship the Lord. Arts, testimony, drawings, writings, you can worship God. We did a cell group in SM Food Court, nakapag-worship kami doon. Kala, sabi ko, what SM Food Court? Ang nami, cell group, paano kaya kami mag-worship time? Okay? Pwede. Be creative. Word is when you apply the word of the Lord into the life. It is the time when God would speak to the man. Yung word part, meron pa yung structure kung paano. Okay? Ituturo yung dudes how to start. Okay? Meron pa yung laman sa loob. Advent works. This is the part where you challenge yourself, your small group to go out and to reach. Ito yung challenge time. Sige, next week, magkita-kita tayo sino ang gusto ninyo ma-invite or ano, mayroon ka bang prayer request, ito yung time na tatanungin mo sila what are the ways na makakatulong kayo sa isa-isa at sa community. And measure the meeting by where the people edified was Christ glorified. Ask this question after mo matapos mag-cellgroup. Alam mo, ikaw mismo makakasagot niyan. Pagkatapos ng cellgroup meeting ninyo, masasabi mo sa mga, kumusta yung cell group ko? Na-bless ba ako? Kung ikaw mismo hindi ka na-bless, naka, delikado. Yung anong meeting nyo, parang nga nga lang, di ba? You have to ask the question always. Parang don't let go of the spirit na parang, Lord, parang yung ginawa lang ni Jacob, Lord, we will not let go of you unless you bless us. I always have that attitude, Lord, ayokong tapusin to nang hindi ka pa, hindi ka kumikilos, nang hindi ka nararamdaman all throughout this life. Ask the question, is everybody edified? Was Christ glorified? And lastly, a small group meeting without the word is only a plate group. Okay? Huwag na huwag yung kakalitaan ng word. It is the one that edifies the small group. Okay? Next, that support. You will tackle in this. I will go back in this later.
Let's not aim a small group. Ang kaibahan ng small group sa isang Bible study setting is this. In a Bible study setting, most of the time, it's a one-way teaching. Paano ito? The pastor has, siguro, meron siyang notes, tapos may fill in the blanks, yung tuklasin, kanyari, ganon. Sige, sasagutan natin yan, ganon-ganon. Bible studies, mas ano siya, deeper study of the scripture. And then, mas ano siya, mas one-on-one. In a small group setting, we encourage facilitation. We encourage that you as a leader be in the small group, guiding, not leading. You guide the small group by asking questions. Okay? You guide them. Hindi ka nagpo-preach. You ask them. So what do you think about this? Nahayaan mo sila na matuto mula sa kanila o sa isa't isa. Okay? It's the art of facilitation. Okay? Facilitators refuse to preach and teach. Facilitators empower others. Nakaranas na ba kayo ng may nagtanong, ano sa tingin ninyo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangangalan niya? Kurik, kurik, kurik. Ano sumagot? Sabi ng leader. Sabi ng Biblia sa pangangalan niya, siya lang sumagot sa sarili niyang tanong. Sabi ni Ford Taylor, the greatest aspect daw of a leader is when he throws a question and has the courage to wait for an answer. Yung parang, tayo, kating-kating tayo, ang tagal niyo na sumagot. Sasagot ako. Eto ang sinasabi ng Biblia. You know what? Just ano, a caution. Kapag ginagawa natin yung isang small group setting, we're communicating a message that you're telling na ano. Ano sa tingin ninyo? Ako sa tingin ko, ang sinasabi na ano, you're communicating a message na you're better than them. That they cannot answer the question. That they don't matter. Only you. Okay? And we don't want to communicate that in a small group setting. That's why we encourage facilitation. Because facilitation empower others. Doon mo nakikita kung sino yung nag-iisip talaga. Maniwala kayo, kapag nag-throw kayo ng tanong, tapos ang tahimik nila, huwag kang kabahan. Nag-iisip sila. Tao yun. Parang ikaw yun eh. Nag-iisip sila. All you have to do is to intentionally encourage them. Titingnan mo sila sa mata. Hindi naman sa nagtanong ka. So ano sa tingin ninyo yung ano? Patitin ka naman sa cellphone mo. Hindi ko sasagutin yan. You have to show interest doon sa tao mo. Parang, Joan, ano sa tingin mo? Tapos ito, art to ha. It takes ano time to practice. Titingnan mo yung mukha. Meron kasi mga mukha mo, magtatanong ka. Pag nakaganyan yung mukha, tawagin mo na. May gusto kong sabihin. Ganun. Or kapag may ano yung nangangalabit yung ituturo, uy, ikaw, ano na yung gusto mong sabihin? Uy, ikaw na gusto mong sabihin. Para may, ano yan, it takes practice talaga para ma-determine mo. Kung sino sa small group mo yung facilitators need coaching. I have several people who coach me and mentors me. Hindi po kahit leader ka, hindi ka na pwedeng maturuan. Pag dumating ka sa point na yun, beep, alarm. Kailangan mo na i-check yung sarili mo. Facilitators learn while leading. Every time I come to a workshop, lagi kong sinasabi sa sarili ko, I am here to learn. Okay? 80% lang ang dala ko, yung tank ko. I'm still open for more learning na mag-overflow ako. The same thing, pag pumunta ka sa small group mo, hindi ikaw ang sikat. Hindi lang ikaw ang may alam. Have the attitude of, I'll go to my small group and I want to learn from you. Learn from their life experience, learn how they handle their problems, learn how they learn the scripture, learn from them kung paano nila tinanong yung scripture different the way that we do. Okay? Two essential qualities, sincere love for others, and love for God. Kasi kung hindi mo love yung ibang tao, ikaw lang magsasalita. Pili mo kasi ikaw lang ang important. Pero kung mahal mo yung mga sincere group mo, you will let them thrive and flourish. Okay? Hindi mo hayaan mag-anak sila. Alam mo yung love ko yung lahat, gusto ko nga kayo magsalita ngayon. Wow!
Joke na naman ako. Since I love for others, if parang ganito yun eh, kung ikaw ang nakopo sa isang cell group, gugustuhin mo lang ba na nakatahimik ka dyan? Tapos walang napanis na lang yung laway mo. Di mo lang nasabi yung nilalaman ng puso mo. Diba hindi? So do the same with the people na yan. An open soul. Practice transparency. I always say, more than transparency, if you want your small group to be transparent and honest to you. Open. Open up. Opening up does not mean na kahinaan. Sometimes, our cell group members look at sa atin, kung magliligaman ng small group, tingin nila nyo sa, ay, si Kuya Seth, ang lakas-lakas nito, ang tibay-tibay nito. Di ba mali sila kapag sinasabi nila yun? There is always one thing in another person that nobody knows about. Kumbaga, we as leaders, we need to model transparency. Sabi ko nga, ang cell group ko nabuhay sa transparency ko. Na parang, yung buhay ko, kitang-kita nila kung paano ako nag-struggle since nagkaroon ako ng relationship. They know my sexual struggle. They know my frailties. They know everything about me. They know kung ano yung problema ko sa bahay. Tapos, yun nga, as I was sharing, they know that I was sexually abused when I was a child. They know it. At kung sinishare ko yun sa kanila, they just open up. Open up, one by one. As I keep being transparent to people, people come to me. Nag-speak ako sa Methodist camp, yung adult fellowship. I shared to them, I was transparent to them. After the talk, may lumapit sa akin, Ate, thank you for that. Akala ko ako lang. Akala ko ako lang yung gumagawa. Ako lang may ganyan kami. Nasaan ko na ganyan? Then umiiyak siya. It was freaking up. When you become transparent to your small group finds comfort, freedom in your transparency. Huwag ka lang mag-sugarcoat. I mean, huwag ka lang ano, parang gagawa ka ng story. Ganito kasi ako dati. Sabi ko, parang mahirapan ako mag-small group or mag-testimony kasi hindi naman ako nanigarilyo, nag-addict, hindi naman ako lumaki ako sa bahay na, bahay parsonage, church bahay. Wala ako ganun. Sabi ko, sapat, naging na lang ako, nag-addict na lang ako, o nag-ano, parang may testimony ako, maganda. Kasi ang ganda na ng testimony nila. Sipo-sipo ko lang ang talaga. Then, ang Lord nagpakita sa akin. Kasi tinatago ko yun. It was only then when nanghanap ako ng isang mentor. Okay? When I found my mentor, I prayed for her for 3 years. Sabi ko, Lord, give me a mentor who will understand me. Kung anong pinagdaanan ko, at talaga ako. Kasi ang sensitive ng issue ko eh. Well, sensitive ang issue ng pagiging sexually abused nowadays. But I believe na nag-come out na yung mga bata ngayon. Hindi na sila nagiging takot. Why am I sharing it? Because I want people also to come out. Kasi unless you don't come out, there will be no healing. I found my healing when I came out. Binuhusgol kay Ate Jan ng isang timba ng luha. Hindi ako nangiyak. Wala siyang ibang sinabi yung way. Naibigan kita. I am in the same journey with you. Sabi ko, you're an answer to my prayer. Pinag-pray siya. Sabi ko, pinag-pray din kita. In finding a mentor, it's never too late. You're never too old to have one. You're never too young to have one. It takes time and prayer. Ang Lord na nagbibigay ng mentor para sa'yo. Si Ate Alice, napita niya ako, sabi niya, ay ko, Ate Alice, napita niya ako after I taught them this lesson. Sabi niya, Ate Erna, pero matawag sa akin. Kasi Pastor Chris, Ate Erna, tawag sa akin. Ate Erna, pwede ba kitang maging mentor? Sabi ko, ha? Yung bata-bata ko, hindi. Sige nga. Nag-pray ko to. Sino ba naman ako? Tinanggap ko naman. Pero, ang sinasabi ko, layo sa edad. I think it's in the heart. I think it's in when you really ask for it, when you really pray for it, the Lord will give you one. So, ang mga minimentor ko po ngayon, ganyan si Ate Gina, si Ate Alice, mga 40s, 50s, yun, sila lang naman, parang nagtatawanan na lang kami. I learn from them a lot. And siguro, nagle-learn din sila sa akin. Find a mentor, okay? Who will help
honestly before God and others. If your mentor is baby talking you or baby in you, ay nako, pagpayin mo na maging hard pa siya sa'yo. Kasi it's only then, kapag hard ang mentor mo sa'yo, di ka really show na mahal ka nila. Kunyari, inahayaan ka sa ano mo, layaw mo, hindi siya talaga nag-care sa'yo. Kasi hindi naman niya, bahala ko sa buhay mo, sige, decision mo yan. Or sometimes siguro may mentor na gano'n, nakahayaan ka lang, but then will still be there para sa gawin ka. And again, pray for it. Find a mentor. Yan ang challenge ko sa inyo. Bago man kayo mag-umpisa ng small group, find someone who will disciple you. Who is discipling you? Because you cannot disciple others when no one is even investing in you. Parang medyo mahirap. Pwede ka mag-start, pero medyo mahirap ang ka along the road. Si Ate Jana, tinulungan niya ako along the road. Everything. Na kung meron ako ngayon, it was because our journey together. An inquisitive mind. Ask stimulating questions. In a small group meeting, hindi ka lang magsasabi, okay, basahin natin ito. Ang sinasabi dito ay ito. Ito. Ganun ka lang ng ganun. Tapos magtatanong ka, ano nga ang ano dapat gawin natin? Dapat bang mahalin natin ang ating mga kaaway? Ano bang sagot doon? Yes. Opo. Yun. Tapos, ang tawag doon, closed questions. Closed questions are those questions answerable by yes or no. When you're doing your cell group material, meron kami mga sample cell group material na pwede ninyong pag-aralan kung paano ginawa. At itinuturo doon natin dyan kung paano gumawa nitong mga question na ito na open-ended question, hindi lang siya close. Hindi mo lang siya answerable by yes or no. The open-ended question is much more preferable than the closed question. Bakit? Pag nagtanong ka na isang closed question, tapos na yung usapan. Yes or no na lang. Ang tendency, ikaw na mag-elaborate. But if you ask question na makakapag-elaborate sila, for example, nakahanap ka at nagkaroon ka naman ng kaaway na hindi mo mapapatawad mula nung pagkabata ka. Opo, pwede mo bang i-share yun? I-experience mo na yun. O yan, i-share na yun. Pwede ka magtanong ng close question pero may follow-up question ka. Or, meron kang ano? Ano ang experience mo na nakita mo na hindi ka na lang nag-worry? Okay? Or, may experience, anong experience mo ang pwede mong i-share na nakita mo na natuto ka ng magpatawad? Walang sasagot nun. Mahirap eh, no? Okay? Questions that stimulate the mind. Questions that tickles the heart. Questions na mapag-iisip. When I was starting this, ang hirap niyang gawin. Kasi nag-practice kami talaga. May workshop kami nito with Ate Jana kung paano gumawa. Tapos, inaayos-ayos pa niya. We did this workshop ng Holiness Writers. And she will do better sa part na to. Turuan niya kayo paano mag-hook-book-look-book. Okay? Explain the passage clearly. Limit the questions. Huwag ka naman mag-Police Universe question na 10 question na, ano ba? I personally limit my questions to 3. 3 questions lang. Okay? 3 questions na mayroon yung ano, hook. Hook question is bait question, yung parang mapapaisip sila. Book question is makikita ang sagot sa word. Look question, makikita ang sagot sa'yo. And then the 2 question, ang sagot ay anong gagawin mo pag alis mo? Paano mo siya ma-apply? Listening ears. Ito mahalaga. In a cell group setting, it's very important that you prioritize listening to others. Kagaya ng layo sinasabi sa umpisa, pagpasok mo sa small group meeting ninyo, hindi lang ikaw ang bida. Ay, bida din yung kasama mo. And when you invest in prioritizing to listening others, they will do the same sa'yo. Hindi ka na mahihirapan na magsasalita ka tapos walang nakikinig sa'yo. Because you have already modeled it how to listen intently sa kanila. The art of listening is, ano, squaring talaga. Ngayon, nagsisend group kami nila dito. May tanong ako, Jem, ano sa tingin mo ang, ano, ang loving your... Ano sa tingin mo yung walking sabihin ng loving your neighbor? Pag sinabing listening ears, square. Si Jem lang ang tao. Kung ano ang sasabihin ni Jem, kailangan ano, makinig ka. Bakit?
uulitin mo yun sa kanya. Tama ba yung narinig ko sa'yo ang sabi mong ganito? Bakit mo uulitin? Kasi ayaw mong mag-assume. Baka meron siyang sinabi na ano. Okay? Kaya dapat kang makinig. Sa pa, pag nakikinig ka, meron kang mga gestures na ginagawa na nagsasabi na hindi ka nakikinig. Example, then, ano? Ano sa tingin mo yun? Ano? Si cellphone. Very common. Kapag nagsiselfon kayo sa cell group or sa kahit anong meeting, you're communicating on a message na hindi mahalaga yung sinasabi mo, mas mahalaga pong Facebook ko. Okay? Or boring ka. Yun ang communication talaga. Boring naman ang meeting na ito. Hindi talaga ako matatapos. Ikaw ba nagtanong ng ano? Square. Tapos, meron pa. Ito. Nagtanong ka. Oh, ano sa tingin mo yung ano? Ikaw, sabag ka. Te, ano yan eh? Parang pwedeng ganito yan eh. Yung ganito, sciences, merong isang communicate, kinocommunicate na I have my guards up. Ayoko talagang mag-ano, ayoko talagang. And those are some of the things na kailangan mong aralin. Non-verbal communication na ginagawa ng cell group. Meron akong sa cell group member na pag nagsishare na siya, gumagano siya ng ballpen. Tapos, gano'n siya. Tapos, gano'n yung mata niya. Sabi ko, yung totoo, doon ko siya na ano, nag-makeup lang siya ng story. You have to learn that as well. Learn kung paano sila, yun, what, learn to listen to what is not said. Yung gestures. Okay? Meron ako sa cell group na kinausap na tinatanong siya, kamusta ka na? Ate, okay lang kami, nila mama. Pero makikita mong lumuluha na siya. Tapos naniwala ka naman ang sinabi niya, okay lang kami din. Okay lang kami din. O sige, humutin mo at okay ka. Okay lang kami din. Umiiyak na. Naniwala ka ba? Listen to what is not being said. Alam, magagaling tayo dun. Diba? At ano lang, practice lang talaga yun. Listen to feedback from the members about your leadership. Feedback is important. Feedback is relevant. Negative man yan or positive. Pag negative, ask the question, why did you say so? Bakit mo nasabi yan? Okay, tungkol sa akin. Then, process that. Kung totoo, baguhin mo. Kung hindi, explain mo sa kanya. If it's a positive feedback, accept it. It will boost your leadership and your relationship. Ayan, refuse to answer your own question. Pag nagbato kayo ng tanong, huwag niyong sasagutin. Please. Subukan niyo lang. Mahirap siya sa umpisa kung matututunan niyo. Kasi kapag inumpisa na yung cellphone mo, tapos tinanong, sinagot mo rin yung tanong mo, lahat ng tanong mo, ikaw nasasagot. Promise yan, hindi na sila sasagot. Kasi sabihin nila, tanong mo, sagot mo. Ikaw na. Alright, ask for group additional responses. May tanong si Joan. Pwede kang ano kung ano sa tingin ninyo ang pwede niyo isagot kay Johan? Sa tingin mo, tama yung ano? Ganon. Make it a safe place. Sabi mo, walang tama o maling sagot dito. We are here to learn at Escargo. Lead and advice giving. I always suggest that na huwag kang advisor. Not unless, yung cell group mo nagsabi na, te, anong may advice mo? As much as you can, make them think. Sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo? Te, nag-glayas ako dahil hindi ako pinigyan ng iPhone 10. Pakinggan mo lang. Mag-rant lang siya. Kaya, pagkatapos mo, tanong mo, sa tingin mo ba, tama yung ginawa mo? Oo! Tungon mo lang yung ginawa mo. Kung bata to, ha? Okay? Limit advice giving. Let them learn from their own. Alam kasi nila. Alam naman talaga natin, di ba yung tama ngayon? We only need someone na talagang may art siya na palabasin sa atin. The inner us. The good in us. Hindi pa nga nila. Okay? An encouraging tongue. The tongue can encourage, discourage, and even destroy. Nangyari ko saan last week, I had the wrong choice of words na sinabi sa isang cell group leader. Lagi siya sa akin, sabi niya, ate, may problema ako sa isang cell group ko. Ganto. Tinanong ko siya, nakausap mo na ba yung cell group mo? Hindi pa ate. Chismis yan. Sabi ko gano'n. Kasi dapat pag-usapan niyo muna yan.
pag ganunin ka ng salitang chismis, dahil nga, nasobrang tingin. Sabi ko, chismis niya. Karamihan na lang ng salitang chismis, nagsara yung tenga niya. 2 weeks siyang nagtampo sa akin. Nilapitan ko nung isang Wednesday evening, hindi ko, ate, kamusta ka? Sa totoo lang, ate, nagtampo ako sa iyo. Kasi tinawag mo kong chismosa. Chismosa na agad, sabi ko lang, chismis yun. Kasi, dati sa pastor ko, kung nagsabi ako, ang sasabihin niya lang sa akin, sige, pag-pray natin. Ikaw, sabi mo sa akin, chismis. Nag-reflect ako, feedback yun. At nag-reflect ako, sabi ko, babe, paano pa ba nasabi mo? Sabi ko, pasensya, mali ako doon, hindi siya chismis kasi nilapit mo siya sa akin kasi ako yung cell group leader coordinator na pwedeng makatulong sa'yo na i-resolve yung issue. So, hindi ka nag-chismis lang sa akin. Pasensya, ate. Sorry talaga ako ng sorry kasi mali-mali talaga na yun ang lumabas sa bibig ko. Alis ka rin siya. Parang 2 weeks ba naman lang tapo. Tapos, sorry ako nga sa kanya. And then, sabi niya, okay lang natin. Na-resolve naman namin. There are words na dapat careful tayo. Especially yung joking inside the small group, mas kabataan. Madadali lang mag-joke sa akin, ah, si ano, bansot. Gasol. Ganun yung term sa amin eh. Eto na, si Market Gasol. Ganun kasi malaki siya, tapos magmakal ng ganun. Gasol daw talaga siya tingnan. Tapos, sige siya, tatawagin mo niya siya. Tapos sabi ko sana, tingin mo natin kung ano, yung calling names. Sabi ko, parang hindi nakaka-edify. Okay? There are words na kailangan hindi niya hinahayagan na mag-flourish sa selo. Okay? Don't allow people, encourage people to participate. Don't allow people to dominate. Conflict is normal, pero bago mag-umpisa yung cell group ninyo, kung bago kayo cell group, pag-usapan ninyo kung paano i-deal ang conflict. Umpisa pa lang. Ask the question, how do you want to be treated kapag nag-cell group tayo? Okay? Gusto mo ba ng nagsasalita kami lahat habang nag-ano ka? Respect, okay? Confidence, confidentiality. Pag-usapan nyo na bago pa lumaki yung cell group ninyo. We call it social covenant. A covenant made by a small group. Okay? Sa covenant na yun, you make a promise na ito ang gagawin here. Kapag merong nag-violate, ito ang gagawin. Right then and there, lalagyan nyo na ng solusyon para if ever may conflict na nag-arise, alam nyo na kung paano ayusin. We do that in our office. It has a great relief sa amin lahat. We did our social covenant. Every time na may problema kami, we already know what to do. Baga, marunong na kami mag-resolve. Hindi na tinatago, hindi na nagre-resign dahil masama ang loob. Okay? The same with the small group. Warm hands, reach out to the non-Christians. Okay? Ang gusto kong i-highlight dyan is self-evangelism is team-oriented. One of my small group members nag-dibo. Sabi niya, kay mag-dibo na ako. Gusto ko mag-share ng gospel. Team kami nag-prepare ng dibo niya. Nag-share kami ng gospel doon sa dibo niya. Doon niya lang nayakap yung tatay niya at nanay niya. Sa tagal ng galit niya doon sa tatay at nanay niya. Mayroon ako isang small group. Ate, mag-over day yung pamangkin ko. Tulungan mo ako. Gumawa kami ng invitation. Team. Effort. Okay? Yung isang small group namin, in-evangelize ng pamilya sa pamamagitan ng pagpunta doon sa bahay, tinulungan lang siya sa gawa yung bahay. Yung gumawa lang siya ng basahan, tinulungan namin siya maggawa ng basahan. Team effort pa rin. Okay? It's better to do that while individual kasi pag team, mas malakas yung loob mo. Okay? And you edify the group. Okay, walking together, moving to the stages of life. Stages ng cell group. Forming, storming, performing, and reforming. The forming group, doon pala yung nag-uumpisa kayo. You have to walk through as a leader. Samahan nyo talaga sila. Huwag yung dumating na ng storming stage, ayoko nang maging leader! Gugulo nyo! Usually, karamihan ng small group na nakita ko, dito namamatay sa storming. Kasi hindi nila kinakaya. Pero alam nyo, kung pagtatagumpayan nyo lang yung konting storming, parang bagyo lang yun, nilipas din yun eh. You will be that solid group who can perform and do better. Storming is normal. Nangyayari yun sa lahat ng grupo, kahit saan ka magpunta. Kaya nga, kung lumilipat ka ng church dahil ayaw mo sa isang church mo, nako, mangyayari pa din yan pag lumipat ka sa kabilang church.
Yan ang lagi ko sinasabi sa mga small group leader. Huwag kang magpapalit ng small group dahil ayaw mo lang ng ano, issue. Dahil lahat merong issue. And the reforming stage, it's time to give birth. Talaga dapat. And that is where my challenge is always. And yun, kailangan talagang ano, masolidify mo yung group na. Lastly, the details, if you will see your notes, there are the details there. How do you structure a meeting? Circle is preferable than ito, classroom setting. Pabilog, yung nagkakakitaan kayo ng mukha. Make sure that the atmosphere is conducive for learning. Hindi siya maingay, hindi rin siya mainit, hindi rin siya malamok. Kasi kapag gano'n ang setting mo, ay wala na. Okay? Make sure na hindi on the spot ang pagbibigay mo ng, oy, sa inyo tayo mag-send group, tara! Mapapagaling lang kayo ng magulang. Kailangan prepared ka. Next week, kanino tayo? Sinong gusto mag-host? Next week, sino ang mag-lead ng pakanta? Ng ano? You empower them. Okay? Details. May maliliit na detail. Kunyari, yung mga nanay, mag-send group kayo. Pag nag-send group yung mga nanay sa amin, eh, make sure na may bantay ng bata. Kunyari, the women sa amin. Kinukuloy yung mga bata sa loob. Doon lang kayo lahat. Hahanapan mo yun ng paraan kung tulungan mo ang members mo na makapag-focus sila sa sendo. Okay? Make sure na prepared ka. And then prevent distraction at all times. Kung alam mo makakadistract ang video-joke nyo, ano mo ba nag-i-on? Or kung alam mo nakakadistract yung tricycle na umaang na, huwag na kayong tumabi sa daan. Huwag na naman kayo na malayo-layo. Okay? If you know na uulan, huwag kayong mag-salid group sa labas. Okay? Kailangan detalye, alamin mo mga namin mo. As much as you can, eliminate all distraction. Para makapag-selog ka na pwede. Alright! Ubus na yung oras ko! Sabi ko, bibilisan ko lang eh. At alas dos na? Do you have questions? Hindi ka. Hindi ka mag-ano. Mag-marathon. Pastor, sige po. Sa transparency. Marami po si mga transparency would be seen in the group, but marami ho talagang may issues na ayaw talagang inabas. How could we encourage each members to somehow mag-break yung wall of yung parang cocoon na parang alabas sila. Kasi without that, yung experience hindi complete. Paano natin i-break yun kung talaga walang course of transparency? Who would like to answer the question? Hindi daw transparent. How can we break that hindi so transparent? Anyone? May experience kayo? Yung transparency hindi nangyayari kaagad. Mm-hmm. Because transparency only happens kapag nakabuild siya sa trust. So, sa early stage marahil ng small group, don't expect transparency immediately. Hayaan mo muna ma-develop yung trust sa bawat isa. But number one, ang unang basihan ng transparency ng mga members sa group is yung sincerity na makikita nila sa leader. Mm-hmm. Hindi rin, I do believe, hindi rin kailangan ng leader na maging transparent siya na ibubuyag niya niya lahat ng tungkol sa buhay niya para lamang makapag-solicit ka rin ng transparency ng iba. Kasi paano kung pakita nila na transparent ka nga, e tingin naman nila sa iba nila paggrupo, hindi nila pwedeng pagkatiwalaan ng mga bagay ito sa kanila. So again, I'm not saying na mag-hold back ka sa dalitaw leader, but I am not also advising
na para bang lahat ng bahagi ng buhay mo ay nakabuyang, naintindihan niyo ba sa pangalan ng salita? Nakabuyang yan, nakalatag lahat. Kasi kapag inilatag mo rin lahat ka rin sa'yo, it doesn't mean na you solicit yung trust nila. Kasi maaari din, may mga tao sa grupo mo na very wise din sila, eh alam mo yung sinasabi niya, para magsabi rin ako. Naintindihan niyo ba? Para yung sinabi natin kanina, ikaw nagtanong, ikaw rin sumagot. Kaya gusto mo silang maging transparent, kaya ginawa mo, naging transparent ka kaagad. But your transparency is not always a guarantee that they will be transparent sa grupo. Again, transparency is always built on trust. Ha? Huh? It takes a lot of discernment to divulge yourself. Discernment. You can only share what you are ready to share. Okay? Huwag ka mag-share ng hindi katotohanan. Okay? Para lang masobos. Question? So, yung ako po si Faye. Yung question ko po, kasi I've been leading a CG for 8 years ako. And this sa CG namin, meron na po ako mga leaders din na may nag-deliver ng CG niya. Pero ang nangyari po kasi, parang along the way, biglang may dumarating na parang CG. Tapos this year, meron po akong biglang sinalo na isang buong group na bagong Christian. So parang sabi ko, ang alangan niya dun sa walking together, meron akong CG reforming stage na kami, mentoring na kung paano siya mag-deliver ng CG. Meron akong, sa performing stage, parang lahat sila iba-iba. So parang, ayun po, paano po? May sasagot? Experience na gano'n? Hindi ko mga mabibig. Wala. Mahirap yun. Mahirap yun na senaryo. Kayo, okay na kayong mag-split tapos may dadating. Ako, ang what I would do that, what I would suggest, okay, suggestion lang naman siya, is that i-separate mo yung bago. Kasi magkakaiba sila ng level. Kagaya ng sabi mo, reforming stage na yung isa. Yung isa forming pa lang or storming. Tsaka siguro hindi sila, kumbaga, hindi sila in a common ground. Okay? So I would suggest na if you have time, meet them separately. And meet them separately. Kasi leaders na. Iba-iba na yung kanina. Okay, 4 minutes. Meron kasi yung sabi kanina si Pastor Jorge sa kung yung interest ng group, yun yung kasama-sama. Pero paano kung halimbawa, wala pang sistema yung church, pero about small group, walang system. Pero gusto nung magkakasama sila-sila, pero may need din sa ibang kailangan magkaroon ng small. Parang common yan sa church eh, no? Uy, kami-kami lang dito! Di kayo sama! Yung mga pogi lang! Ano lang, yung mga musikero lang! Paano yun? Kung ano yung interest? May gusto sumagot? Karon? O sasagot? Nag-aanday ako. Experience ko dati kasi sa cell group namin. Sa church namin ko ngayon, magkasama yung yung sa mga teens, magkasama yung babae at saka nilakon. So, may mga tayong ginagawa namin talaga na hinihiwalay. Meron silang parang fellowship together, but then may mga tayong na nag-break out din yung babae sa nilakon. Tapos minsan yung may accountability pa yung isa, for example, tatlong breakout doon, tapos sila. Pero, sama-sama sila palagi. Pero kapag tip nila magsasama-sama lahat, sama-sama, pero may time na nag-hiwalay sila. Okay. Sabi ng isang kausap ko kanina, discipleship group happens in a multitude
in a church, in a group, and then by groups, or one-on-one. Okay? So, kung mangyari na itong isang group ay ano, I suggest from experience, break mo na yon at the start. Kasi yan ang nagiging sakit ng small group sa church. Kami-kami lang. Kapag nakita mo na yung sintomas na yun na, ay, kami-kami lang, huwag nyo na lang silang isama sa amin. Encourage them na you have to reach out to others. Not all the time kayo-kayo lang. Sintomas na po kasi yun ng pasara na small group, yung kami lang. Which is hindi yun ang pinopromote natin. Mahirap po siyang i-break kapag malaki na. Meron po ako sa small group na kilala nila na hanggang ngayon hindi mo sila mapag-hiwa-hiwalay. Na ang ending, hindi na sila nag-reach out. Bartada na lang sila. Ang ending, kalokohan na lang ang ginawa nila. Nakakalungkot. Hindi namin nakita that best time. Kaya pag may ganong si Thomas, huwag mahihiyang magtanong. Okay? Pero do it in an encouraging way. Huwag yung condemn. Ano, try to give them option. Why not kayong dalawa dito? Why not kayong dalawa subukan nyo to? Why not? No. Do it in an encouraging way. Okay, kulang ang ating oras. Oras lang. Sige, sana lang. Pertaining to somehow hirap yung mga microphone, siguro tapos sa pagbuo ng groups, somehow it's the advantage that as leaders, we can identify those who have common interest. Kasi po, pag mayroon silang common interest, mas madali po nila, madali sila makarelate sa bawat isa. And then, pag may mga needs kasi silang, sila din lang nakakabigay ng solusyon. But somehow, hindi yun pinaka-standard. At least, mayroon parang system. But since na yung small group na is dynamic, it could change. Then, as leaders, we are mapapatid na if they go beyond yung to the extent na parang close na, yung kanilang mindsets, it's up to us also yung discretion para magbigay sa kanila ng panibagong ano. Issue always a challenge. O mag-umpisa ka lang ng cell group ninyo, pag-usapan ninyo na cell group is for multiplication. Hindi siya, ano lang. A cell needs to multiply for it to live. Kapag isa lang siya, mamamatay yun. Okay? Kagaya nung ano natin, kung isang ano, kung lahat tayo kikilos, diretso tayo sa atin. Purpose. Sensya na, wala nang oras, nandiyan na yung iba. Pero thank you so much for being here. Salamat po sa questions. Salamat po. Go have yourself group. Ask questions, send us message sa Facebook. Let's do small groups together.